Ayon kay Freddie Roach na Hall of Fame trainer ng 8th Division World Champion na si Pacquiao, ay nagplanong si Pacquiao ay dapat mabilis sa umpisa kontra sa WBC at IBF welterweight champion na si Errol Spence Jr. Ang 42-year-old na si Pacquiao ay challenge itong si Spence ngayong August 21 sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada. Ngunit bago yan, 1-2-3 combination muna tayo, paklik na lang ang subscribe button, bell icon at all para lagi kang updated sa mga bago nating uploads araw-araw. Pero merong dalawang mga fighters na nag-alala talaga si Roach na labanan ni Pacquiao dahil ito ay mas bata at napakahirap ang kanilang style. Ngunit itong si Spence, wala daw dapat ipag-alala dahil ito ay flat-footed. Napakabigat igalaw ang kanyang mga paa at mapagod ito sa huling mga rounds, sabi ni Roach sa The Sun. Sabi ko kay Manny, umpisahan niya ang laban na mabilis. Hindi lang magtigil sa isang lugar, magbitaw ng kombinasyon, sabay iwas agad dahil mahirap nang matamaan ng counter. Si Spence ay may lakas ang mga suntok, marami sanang pwedeng kalabanin si Manny, pero gusto talaga niyang labanan ang pinaka-the best fighter ayon kay Roach. Ngunit ang pinag-alala ni Roach ang kanyang fighter na si Pacquiao, hindi napapalaban ng 2 taon. Mula ng kanyang tinalo ang dating undefeated WBA welterweight champion na si Keith Thurman noong July 2019 sa pamamagitan ng 12 rounds split decision. Si Spence naman ay huling nagpapakitang gilas noong December 2020 nang na-outbox niya ang mandatory challenger na si Danny Garcia sa loob ng 12 rounds. Ito ay comeback fight ni Spence nang nagmula siya sa isang car crash na muntik nang tumapos sa kanyang buhay. Samantala si Muhammad Fahkreddine, ang kasalukuyang Brave Combat Federation middleweight champion, ay may alam tungkol sa sports na boxing. Hindi nakakagulat na siya ay big fan ng Filipino boxing icon na si Manny Pacquiao. Tulad ng karamihan, naramdaman ng 37-year-old na ang darating na August 21 na laban ni Manny Pacquiao kontra kay Errol Spence Jr. ay hindi lang ang kanyang huling laban. Inamin ni Fahkreddine na siya ay pabor sa 42-year-old na boxing legend na manalo at mauwi ito sa desisyon. Ito ay magiging mahirap na laban, pero pabor ako kay Pacquiao sa lahat ng paraan, sabi ni Fahkreddine. Sa palagay ko, ito ay mauwi sa desisyon at panalo si Pacquiao. Higit pa dito, naniniwala si Fahkreddine na marami ang natitira sa tangke ni Pacquiao. Nakita niya na si Pacquiao ay lalaban pa ng 2 hanggang 3 beses matapos ang laban kay Spence. Base sa napanood ko, hindi ito ang huling laban niya. Si Manny ay isang warrior, si Manny ay isang halimaw. Manalo o matalo sa laban na ito, ay lalaban pa rin siya. Ngunit sa tingin ko, hindi siya matatalo sa laban na ito. Sa palagay ko, lalaban siya ng mahigit pa sa ating nakikitang mga laban niya, sabi ni Fahkreddine. Kahit pa nagmula siya sa ibang sports, ipiniliwanag ng Lebanese na mixed martial arts fighter na talagang iginalang niya ang nag-iisang 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao. Hindi siya lumalaban ng kahit kanino lang, nilalabanan ni Pacquiao ang mga top sa division. Hindi niya pinoprotektahan ang kanyang sarili na tulad ni Floyd Mayweather Jr. na takot matalo. Si Pacquiao ay hindi namimili ng mahinang kalaban. Gusto niyang labanan ang mga batang champions. Mataas ang respeto ko kay Manny, pahayag ni Fahkreddine. Malamang ako ay number 1 na tagahanga niya. Pinapanood ko ang laban niya mula noong ako ay bata pa. Gustong gusto ko talagang panoorin siya na nakikipaglaban. Siya ay nasa 42 na. Ngunit nandyan pa rin ang kanyang bilis. Hindi nawala ng lakas. Hindi pa nawala ang kanyang mga reflexes. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang meron si Pacquiao. Ngunit umaasa akong maging tulad niya pagdating ko sa kanyang edad, ayon kay Fahkreddine. Si Fahkreddine ay lumalaban sa Brave Combat Fight 52, Bad Blood in Milan, Italy. Asahan sana niyang maging 2-division champion. Ngunit ang kanyang pangarap ay nawala nang natalo siya ni Mohamed Said Maalim by technical knockout sa first round. Salamat sa iyong suporta sa mga kapwa kong seaman, mga OFW at mga boxing fans. Naabot ko na ang 50,000 subscribers. Muchas gracias, el felicidades, congratulations, Hedilyn Diaz and Yumer Marshall, Olympic medal. We are proud Chavacano de Aton Ste.